Nakatatlong amo ako. Sa una, hindi ako naging swerte. Sa pangalawa, hindi rin ako naging swerte. At ito yung pangatlo ko. Dito ako nagtagal ng 6 years. Ako po ulit ang inyong lingkod, Rose 30, ang nagsasabi na bawat umaga may pag-asa. Hello guys! Good morning! Okay guys, ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano mag-apply dito sa Singapore. So, ang trabaho ko po dito is domestic helper. So, kahit na may background ako sa mga sales agent, may background ako sa pagtatrabaho sa labas, pwede akong mag-apply ng ESPAS dito. Kaya lang kasi dito sa Singapore, guys, kailangan may 4 years course kang natapos. Tapos may degree ka para makapasok ka dito sa Singapore. Anyway, ang hirap talagang pasukan ng Singapore. Kahit na may pinag-aralan ka, kung wala kang backer dito, mahirap po talaga mag-apply. So, ang start po na pagpunta ko dito is ang dami-dami kong mga papeles na in-applyan. Ang dami-dami kong mga pinarmahan, ang dami-dami kong pinuntahan. So, ang unang-una po is nag-apply ako sa isang agency. Yung agency namin doon is MDS agency. Pero ngayon ata naka-close na siya kasi dati ang paglakad ng papel ko is tour. Nag-apply ako sa agency. Agency yung nag-process. Pero ang nag-interview sa akin is dito. Yung employer dito. Dito galing yung employer. Hindi doon sa Pilipinas. So, dinaan lang sa Pilipinas yung process ng aking mga papel para makapunta ako doon. So, nag-tour ako. Nag-tourist visa ako papunta dito. Pero ang ginawa ng agency ko, sila yung kinuha na nila ako ng contract to my new employer already. Pero bago ako mag-apply dito, meron na akong employer. So through online, Skype. Merong employer na nag-interview sa akin. So bago ako pumunta dito, may employer na ako. So yun guys, kailangan yung agency mo sa Pilipinas, dapat lisensyado ng POAA. I-check nyo po yan. So, yung agency ko dati, chinek po naman siya sa POAA. Kailangan po na talaga natin na maging matalino sa pag-a-apply ng abroad. Pag-a-apply ng agency, lalo-lalo na yung mga fake agency, yun talaga ang dapat nyong tingnan. Tingnan nyo mabuti ito. Tingnan nyo mabuti sa POAA. Sorry. Nabubulol kasi ako, guys. Tingnan nyo mabuti sa POAA kung naka-register yung agency na yon. So, dito nyo po siya i-check sa POAA na to. Tapos, ang susunod po na gagawin mo kapag may employer ka na is magte-training ka. Nag-training kami sa TESDA. Nag-training kami ng yung TESDA. Alam nyo naman po yun, di ba? Pag mga OFW ko, nag-training kayo ng TESDA, nag-POAA kayo, tapos nag-OWA kayo. Yan po ang mga legal na dapat daanan ninyo bago kayo makarating ng ibang lugar. Kasi kapag ka nag-direct kayo ng apply, hindi kayo nakakonnect sa OWA, hindi kayo nakakonnect sa POAA, hindi kayo nakakonnect sa anumang government na license din sa Pilipinas. Kung ano-ano man ang mangyari sa inyo dito sa Pilipinas, mahihirapan kayong kontakin yung OWA kasi wala silang record para sa inyo. So, ang gagawin nyo po pag mag-a-apply kayo, tingnan nyo mabuti yung POAA license nila. Kung naka-lisensya sila sa POAA para hindi kayo maloko. Para kung in case na ano man ang mangyari sa inyo, meron kayong matatakbuhan. Kasi kapag ka hindi po yan license ng POAA, hindi po kayo makakapunta kayo dito. Anyway, makakapunta kayo. Pero kung ano man ang mangyayari sa inyo, wala kayong mabilis na tawagan. Anyway, may mga tutulong naman, pero mahihirapan kayo kasi wala kayong record. So, kailangan na rin pagdaanan yung check natin yung POAA license, check natin yung TESDA, check natin yung OWA, at saka po, yung processing paper natin, kailangan
naka-base yun kung ano yung pinag-usapan nyo ng agency, yung OWA at saka yung POAA. Dapat nakakonek po talaga yung tatlo na yan bago ka makapag-apply abroad para for your safety na din po. Ganyan po ang unang process ng pag-a-apply dito sa Singapore. So, marami sa online, marami mga agencies online, pero mag-iingat po kayo kasi maraming yung mga illegal recruiter na yan, gagawin nila lahat para mapaalis kayo. Tapos, pag ano man ang mangyari sa inyo dito, hindi na kayo sagot niyan kasi hindi kayo under ng OWA or hindi kayo under ng government agencies. So, kailangan maging matalino kayo sa pag-a-apply dito abroad. So, guys, yun lang. Tapos, kung ang starting salary ng mga OFW dito sa Singapore is 580 pag first-timer ka, sa Philippine peso siya is nasa 20,000 or 21,000 pesos siya. Depende siya sa palitan. So, yun ang salary ng OFW first-timer dito sa Singapore. Pero kung may experience ka naman sa ibang lugar or nag-UAE ka, nag-Saudi Arabia ka, tapos nagpunta ka dito, depende sa magiging amo mo yung sweldo mo. Naka-base yun kung ano yung napag-usapan nyo ng employer mo through online Skype video call. Madaming distraction, guys. Dumating kasi yung alaga ko. Kakain na siya ng lunch niya. Kaya, ayun, nahinto yung aking pagla-live. So, sorry for the distraction. So, i-continue natin. Lagi niyong iingatan, guys, na kapag na-apply kayo online, lagi niyong i-check yung POA license ng agency na ina-applyan nyo. Make sure po na legal yung agency na ina-applyan. Kailangan lisensyado siya ng POAA at saka lisensyado siya ng POAA at OWA para kahit na anong mangyari sa inyo sa ibang lugar, madali kayong kontakin. Tsaka guys, ang salary natin is nakadepende doon sa amo mo. Kung ano yung napag-usapan nyo through online or Skype online video call, kung yung amo mo is natanggap ka na, mas maigi kasi guys, kung pumunta kayo dito, meron na kayong employer. So, ang employer, makukontakt nyo yan through online video call or sila ang tatawag sa inyo. Mag-apply lang kayo online, guys. Tingnan nyo mabuti. Okay naman, safe naman po mag-apply online kasi ako, sa online din naman po ako nag-apply. So, may agency akong MDS dati dyan sa Pilipinas. In-applyan ko siya, pinuntahan ko yung agency na yon, nag-training ako sa kanila. Although wala akong experience sa pagtatrabaho sa bahay, nag-training na lang ako dun sa training center. Tapos, nag-training ako sa OWA. Nag-test na ako, yung test na pinag-aaralan na dapat pumasa ka muna doon bago ka bibigyan kanila ng certificate na pwede ka nang makapag-abroad kapag pumasa ka dun sa mga training nila. Madali lang naman ang mga training nila, although hindi naman na-apply pagdating mo dito sa ibang lugar, iba na yung process nila, iba na yung ginagawa natin dito, ibang iba. Pero kahit papano, dagdag kaalaman na lang, guys, na ganun ang sistema nila dito. Kasi mo, ang pinakamarami dito sa Singapore is mga Chinese. Mga Chinese people talaga ang marami dito sa Singapore. So, may mga culture na iba sa atin sa Pilipinas na kailangan nating malaman. Kaya tayo nag-a-undergo ng TESDA, kaya tayo nag-a-undergo ng OWA para alam natin yung culture nila bago tayo pumunta ng lugar na pupuntahan natin. Kahit diba sa Saudi Arabia tayo pumunta, mag-a-undergo tayo ng training. Pag wala kayong training, guys, so pagdating nyo doon sa ibang lugar, mangangapa kayo kung anong gagawin nyo. Kaya mas okay pa rin na nagte-training tayo bago tayo pumunta sa ibang lugar para aware tayo sa pag-uugali nila. Tapos, ang ugali kasi nating mga Pilipino, very humble tayo eh. Kaya, pagdating natin sa ibang lugar, hindi natin alam na sa lugar pala nila, hindi ka kahit sobrang humble ka na, hindi nila ma-appreciate yun kasi iba yung culture nila. Kaya, kailangan nating matutunan. Kaya, tayo nag-a-undergo ng training. So, yun lang guys, ang aking mai-share ngayon. Kailangan, pag nag-apply kayo, make sure lang po, ulit-ulit kong sasabihin, make sure lang po na lisensyado siya ng POAA para iwas po risky. So, pagdating natin dito, ano man ang mangyari, meron tayong malalapitan, meron tayong matatawagan kaagad, at may idea tayo kung ano ang dapat nating gagawin. Kailangan may training, kailangan may TESDA, may OWA, yan po ang mga required bago tayong makapag-abroad. Kung wala tayong ganyan at nag-tourist lang tayo papunta dito, although, depende sa kapalaran mo. Okay din naman, pag nag-tourist ka dito, pagdating mo dito, dito ka na mag-apply ng trabaho, pwede din. Kung ano man mangyari sa'yo, matutulungan ka pa rin ng government natin dito. Sa yung government agencies natin dito, meron naman tayong ano dito, OWA dito sa ibang lugar. Pero, meron pa nila silang hanapin yung pangalan mo kasi wala kang record sa kanila. Although, okay lang yon. Pero guys,
ang suggestion ko lang is mabuti po talagang nag-a-undergo tayo ng training kahit mahirap. Kasi wala namang madali guys, kapag may gusto tayo sa buhay, kailangan pinagdadaanan talaga natin ang one by one step. Ang pinagpaaralan talaga natin yung one by one step na dapat nating abutin muna bago tayo maka-jump on na nandito na tayo sa pangarap nating mangibang bayan. So guys, ang salary ng first timers is 580. So katong ba siya ng 21,000 pesos, Philippine peso. Pero depende pa yun guys ha, depende pa yun sa magiging employer nyo. So nakabase sa employer mo yung sahod mo. Yun ang sahod ko dito guys, sa first timer ko. Ngayon, kasi 6 years na ako dito sa Singapore, so meron na ako mga, marami na din mga benefits yun. Marami na din ako mga, na-apply ng mga benefits para sa sarili ko. Nag-loan ako, nag-invest ako sa sarili ko, nag-invest na ako ng bahay para sa parents ko. Kasi hindi naman natin alam na kung hanggang saan lang tayo dito sa Singapore. So, kailangan guys, kapag tayo ay nag-abroad, kailangan maging matalino tayo at isipin kung ano ang role natin bakit tayo nag-abroad. Ang unang-una kasi guys, ang kalaban natin kapag nag-abroad tayo is homesick. Maka-homesick talaga tayo. Lalo na mga 1 month, 2 month, 3 months pag first timer ka, yan talaga ang unang-unang mararanasan natin guys. Yung maho-homesick ka, iiyak ka ng iiyak. Pero laban lang guys, anytime naman na kung ano man ang mangyari sa inyo dito sa Singapore is safe. Safe dito. Marami kang makakausap, maraming tutulong sa'yo. Kasi ang government dito is napakahigpit. Pero ang kalaban mo lang dito is homesick. Pero tiwala ka lang, lagi lang tayong mag-pray na lahat ay makakaya natin pag nandyan si God. Diba? Yan lang guys, ang i-share ko ngayon. Sana sa mga mag-a-apply dito sa ibang bansa also, pagkatapos na nitong pandemic is maging mabuti at magkaroon din kayo ng magandang amo. Kasi yung amo ko dati, nakatatlong amo ako. Sa una, hindi ako naging swerte. Sa pangalawa, hindi rin ako naging swerte. At ito yung pangatlo ko. Dito ako nagtagal ng 6 years. Kasi mga nakaraan kong amo dito talagang hindi ko talaga... Ang hirap mag-adjust sa simula. Mahirap mag-adjust. Mahirap labanan ng homesick. Pero dahil sa kagustuhan mo na tumulong sa pamilya, sa kagustuhan kong gusto ko talagang tumulong sa pamilya, hindi ako sumuko. Kahit na napakahirap na kahit na nandun na yung pagkakataon na tutulog ka na... Talagang naiisip mo nang sumuko ka, susuko na ako, hindi ko na kaya. Pero iniisip ko pa rin yung mga pangarap ko para sa pamilya ko. Kaya laban lang sa mga OFW. So be safe lang po, kailangan lang nating magpakatatag, magdasal, at saka magsipag. Tsaka marunong dapat tayo makisama sa kapwa natin kasi wala tayo sa ibang lugar. So kailangan nating i-check kung ano yung mga bagay na gagawin natin. I-check muna, think before you move. Yun, diba yun ang kasabihan nila, bago i-think mo muna, bago move up. Paano masabi? Kasi mahirap pag napumasok na tayo sa isang pagkakakailangan guys, bago kayo mag-apply dito, make sure na naka-under POAA license kayo. So yun lang guys, para sa vlog na ito. Sa susunod naman is another vlog naman tayo, kung ano-ano ang mga requirements na kailangan para makapag-abroad. If you like this video, please like and share. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, Rose Tighty. Thank you guys. Bye-bye.